Happy Friday, buddies, and again, this is Kris Sniper for the continuing lecture of our topic, the Remapping Basics of Sniper 8121. Okay, so here we go again. We're using this geology compass. So let us orient it in code 1. Or north, true north. Okay. So, natatapos na po natin ang lesson 1, the 135 pattern, lesson 2, the 764 pattern. At ngayong araw na to, gagawan ko ng lecture itong lesson 3 and lesson 4. Isahin ko na lang. The 951 pattern and the 258 pattern. And for the next topic, lesson 5, benchmarker secrets. Magandang topic to, abangan nyo, buddies. So, ngayon, pag-usapan natin tong what we called the 951 pattern and the 258 pattern. Ito yung pinakaboborito ko. Okay, ganunin na lang natin. So, boundary yan ang 24 card bracelet. Bastan nyo muna mabuti para at makinig para magets nyo agad. Anyway, sa nag-comment na hindi masyadong malinaw ang video ko, I will post some pictures sa mga lecture ko para mas makita nyo at masave nyo sa mga mobile phone nyo or kahit sa CP, PC, whenever, USB, para sa guidance nyo sa treasure hunting. Okay, simulan na natin. The 951 pattern. So, siguro alam na nyo mag-remap, no? Magaling na kayo. Pero ito, napakagandang topic nito. Ang 951 pattern ay tinatawag siyang single alignment for big boulder markers. And for the same time, for some animal markers, may mga given dyan animal markers. Ang big boulder bodies marker or BBM is what we call the watcher's bird's eye view. Okay, isometric application yan. So ganito ang mangyari. Ito yung given na mga animals. Itong mga animals na to, pwede mabuhay sa tubig, pwede mabuhay sa lupa. Example, tortoise or turtle, crab, snail, toad, frog, diba? Mabuhay sila sa tubig, mabuhay din sa lupa. Okay, ganito. So, ang mangyari ngayon, ito yung pattern natin. Kasi, 951 siya. So, magsimula ka sa south. Code 9. Tapos, 5 sa center. Then, 1 sa north. Tingnan natin, ito ang story nito. Ang code 1 is water element and code 9 is what we called fire element. Ang center naman na code 5 is what we called earth element. Okay. So pagdating dito sa mga animal markers, may mga given meters yan para mahanap ang tawag nating coordinate marker or possible dig site na. Example, tortoise 40 meters, crab 15 meters, snail 19 meters, toad 13 meters, frog 28 meters. So dito ka magsimula sa benchmarker 5. So magsukat ka ng 40 meters. Example sa turtle to, ha. So dito ang dig site, 40 meters, either coordinate marker or sa tabi lang niya, andyan ang dig site. Okay. Example naman sa big boulder marker, yung mga malaking bato na may biak sa gitna, di ba? Mostly makita nyo sa site yan, malaking bato, tapos may biyak sa gitna na naka-straight siya. Tapos ang alignment niya is north and south. Sinadya talaga nila yan para gawing marker. Example, turtle. Ito, may explanation tayo sa turtle. Turtle coach. Pag ang turtle is naka-facing south, so automatic dito ka na maghagilap ng lood niya. Number 2,
Number one is straight through or turtle facing south. So automatic, nandito ang depo sa south. Ang number two is lying across. So facing north ang turtle. So items ay nasa south pa rin. So kahit naka-face siya sa north, dito ka pa rin maghagilap sa south. Then sleeping position, deposit itself under. Ibig sabihin, nandito siya sa gitna. BBM siya, pero naka-sleeping position. So ibig sabihin, direct under ang dig dyan sa code 5. So isang linya lang siya na deposito. Either tatlo ang deposito or may isa na deposito dito. Ang turtle naman ay naka-facing east, ibang usapan na yan. Something special na yan. Sa sunod na natin pag-usapan yan. Okay? So ganito ang mangyari. Balik tayo dito. Naintindihan ba natin ang the 9-5 pattern? Napakadali lang, di ba? Tapos marami pang application dyan. So yan lang alignment. North and south. Then BM. Big boulder. Mga batong malaki na may biyak. Na yung pwede pagpatungan ng tao. Tapos dun siya nakatanaw sa naglibing. Kaya tinatawag siyang bird's eye view. From top to bottom. Sa isometric. Yan ang bird's eye view. Okay. So dito naman tayo sa the 258 pattern. 258 pattern. Ito ang pinaka magandang pattern din. Kasi single alignment ito ng dalawang bearing. Double bearing in a single alignment. Na possible tatlong load targets. So ito siya. 3 deposits in yellow coding. So yung yellow coding, explain natin yan sooner. Pero dito diretso na lang natin. Sa code 2, yellow siya. Sa code 5, double yellow. Sa code 8 is single yellow but may black. Kaya minsan pagdating mo dito sa northeast, bago mag main deposit ang IJA big volume, may madaanan kang yellow code na something decoy siya or giveaway. Minsan pag makuha mo ng giveaway or decoy item, hinto ka na pero di mo alam andyan pa ang main deposit sa ilalim. Sa code 8 yan kasi may black code siya eh. Dito naman double yellow. So next topic natin yan ang benchmarker na may mga laman. Sikreto din yan. May secrecy yan. Tapos ang code 2 naman, ito siya yung tinatawag natin na southwest or pinakadelikado sa lahat. Kasi death and fire element, metal and fire element, andito lahat ng traps. Okay? So, pero itong explanation ng code 2. Ang code 2 is the missing code in San Gadra. That is why the code 2 nilagyan siya ng question mark. Missing siya. So, ang question mark means sure deposit. So, when you find this code 2, southwest trigram, di pagtingin mo dyan, may makita kang question mark, you're very sure na may deposit yan. Okay? Bansay. Patuloy pa tayo. So, ito yung mga tinatawag nating coordinate marker. Sa code 2, itong makita mong coordinate marker. 2, question mark, alpha codes B, alpha code key, alpha code T. Okay, sa code 5, sa center, itong tinatawag natin impromptu marker para mag-decide ka agad. So, nandyan ang numeric code 5, then alpha codes na E, N, W. Diba? Pag may makita kang N, sa gitna, side by side ang deposit. May depo doon, may depo dito. Okay. Sa code 8 naman, may coordinate marker siyang 8, H, Q, and Z. So, alphanumeric pa rin. So, ganyan kasimple. Pero, need talaga maging matanglawin sa pagtingin ng mga marker sa site para hindi tayo maligaw. Tapos, ganito ang mangyari. Ganito ang pattern natin sa 258. So, dito ang code 2, southwest. Dito ang code 5, center. Dito ang code 8, northeast.
So puro sila tinatawag nating earth element, earth element at saka earth element. Kaya naka-align siya ang bearing niya, di ba? Yan ang symbol ng earth element. Earth element at saka earth element. So ito ah, sa mga documentation lang, pag makita niyo ang benchmarker tapos mayroong mga coordinate dyan na ayon na sa sinabi ko, ganito ang gawin nyo. Sukat kayo ng 10 feet. Sukat kayo ng 12 feet doon. Dyan kayo maghagiglap. May nakakuha na sa ganyang sukat. Yan lang muna. At hopefully may natutunan kayo sa lecture ko ngayong Friday ng October 2019. October 11. Okay. Happy hunting buddies. And sana makahits kita ng tayo ng maraming items ng Golden Lily. God bless us all.